So, dito na naman tayo sa hideout natin. Every time na... Wait. Parang may natanggal yata doon sa akin. Okay. So, actually, ang... Nilalagyan natin doon ng... Impet. Yung mga kultina. Every time na kumukulog kasi parang kasunod na sa pagkidlat. So, takot tayo sa kidlat. Especially kapag mag-isa lang tayo sa bahay. Yeah. Ano ba yung mga bumabagsak na yun? Wait lang guys. Tingnan ko lang. So, check natin. Ano ba yung mga gaganap na pagbagsak. So, ano ba yung aso? Sa lakas ng hangin natanggal yung sipit na inipit ko sa ating kurtina. So, yun siya. Yung sumbang natin for a while. Wait lang. So, yun na yung dirinig yan guys. Malakas kasi yung hangin. So, natanggal na yung mga ikot. Wait lang, tingnan natin sa kabila. So, ayun guys, tagal ko na wala sa eksena kasi inayos natin yung mga kurtina dahil sa gawa ng kitlat. Takot tayo dyan. So, napakahirap kapag mag-isa ka lang sa bahay. Nakaka-nervous guys. Dahil sa si umalis yung kasama ko. At pinag-uusap sa probinsya nila kasi fiesta. And I don't know kung ano mga plano niya. So, mahirap kahit plano ko mo katagal kasama yung tao kapag alam mo na yun. Kasi ako ewan ko ha. Meron kasi akong compassionate heart na kapag yung kasama ko, lalo na matagal ko na kasama at nakikita ko na kapag iiwanan ko ay malulungkot siya o kumbaga yung sitwasyon kamukha niya yung may padating na tagumbag yata yun. So, tapos yung sitwasyon na hindi ganun kadali, mahirap. So, masasamahan ko siya dun. So, that's my nature. Pero may mga tao na yun, kayang tiisin yung kapwa nila. The more na nahihirapan, mas kaya nilang iwan. So, I'm not that type of tao. Yun. So,
So, since alone tayo, pag ganitong may kidlat rin yung update tayo dyan, ano, last year, okay lang na naiwan tayo kasi meron pa tayong kasamang mahal na mahal na tayo. Ramdam natin mahal na mahal tayo ng ating mga alagang baby cat. So, may kasama akong baby cat last year. And actually, meron naman ako ngayon nakasama. Although, nandun sila sa kwarto nila kasi masanay sila doon. Unlike yung alaga ko last year na kahit naiwan ako mag-isa, ramdam mo na may kasama ka. Kasi everywhere I go, ay nandun rin siya. Talagang sinasamahan niya ako. At yun, pag ganito may kidlat, so parang nandun siya sa bintana, nakaharang siya doon. So, pinoprotektahan niya tayo. Yan, hindi natin alam yun, pero ganyan magmahal ang ating mga alagang baby cat. Sobra nila tayong mahal. Yun, makakaintindi lang na ito, yung mga kumpa natin, syempre na cat lover. Yun, yung mga tao na kapag ka hindi cat lover, sasabihan ko pang ano, baliw sa raul yun sa mga pinaggagawa natin sa ating mga baby cat kasi hindi na naintindihan, na naintindihan din tayo ng ating mga alaga. So, tayo as certified cat lovers, naintindihan natin na tingin lang ng mata, yun, tapos yung talaga nakikipag-usap din sila, so alam natin na yung feeling na yun at kung paano rin nila pinapakita yung pagmamahal nila. So yun, and since nawala na siya for no reason, hindi ko nga rin alam, na bigla lang din ako kasi masigla siya, malakas laro ng laro, tapos that time kasi nung kinagabihan, so bang mapaglaro pa siya, tapos naglambing pa sa akin na okay naman siya kasi alam naman natin kung may karamdaman yung baby cat natin, pero siya talaga yung baby cat ko na yun last year, si Bebe Blessy. So okay siya. Yan, nung gabi naglambing pa, takbo na takbo, and then nung umaga tumabi pa sa akin, tulog pa, tapos nagsipasok yung mga dami sa kwarto nila, iba ko pang baby cat, so naglaro lang sila. And then, nakatulog ako that times, nalaman ko na lang yun. Naglalaro lang sila, so bigla na siyang bumalap. So, I don't know what really happened that time. So, yun, wala na siya yung aking ever loyal companion. Tapos yung kasama ko yun sa bahay, yung buhay ng probinsya. So, this time, I'm all alone. Andun yung lungkot. At sinasabayan pa nito yung ulan. Yung malakas na ulan yung kulo. Kidlat. So, grabe, parang ano ba yun? Tapos may ganyan panto na gano'n. Ay, so, kung mag-isa ka, parang kang mga heart attack na. Mahirap. So, pag ganito yun, makapit na tayo sa Lord, yun, na makayanan natin, na samahan pa tayo. So, salamat, parang medyo tumigil ng kulog at kidlat, kaya lang ano naman, matanggal naman ang aking mga ano to, sa sobrang lakas ng hangin. Well, sana naman naman to dito ang mga ano na to, bagay na to. Kahirap po mag-isa ka lang sa bahay, ano, kapanerbius. So nagsisi ako, ano, dapat pala, yun pa lang talagang nag-anak ako. Pero hindi rin eh, kasi hindi naman lahat ng anak mo, siyempre magkakaroon din sila ng sarili ng pamilya, so hindi mo din sila makakasama. So ano ba talaga, kaya ano masasabi niya sa life, takot din ba kayo sa pamilya like me? Pero ang pain talaga ang baby ako, tsaka siyempre yung lindol. So yan, yung dalawa na yan, grabe. So salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon, at kahit paano naibsan ng konti yung takot ko, pero takot pa rin ka ako kasi hindi pa rin pala tumitigil. So, ayun siya. So, sa mga may pinagdadaanan na lungkot at takot na kumpa ko, saan na magagawa natin kundi kumapit lang kay Lord sa mga ganitong pagkakataon. Yun lang ang tanging sandata at pandaban natin para mapaglabanan natin ito, ang pagsubok na ito. So, God bless sa ating lahat na parang ng pinagdadaanan. Bye.